Hello everyone, good morning. Welcome to Jew Life in the Philippines. I'm back. Monday. And back to work na naman tayo sa mga rice field. At nakakayot ni okra. Isag idagdag sa sinigang. Ayan si kamote. Si Malunggay. Buhay na sila. Punta mo na ako sa kabila. So ito yata si Kulikot. Parang si Kulikot nga. Kulikot is yung small na kuan sili. O yung natanim namin last week. Kuan na siya. Ganda na niya. Buhay na. Kaya sa ngayon, nilipat mo na kami sa kuan. Ibang area. Sa kabila doon para hindi kami masarado sa aming kapitbahay. Okay. So, yung bata nagpas ano guys, ano, ice water ang aga.
Ready na? Tapos to. Diba na? Ang mga alas 12 o'clock, napakalakas ng ulan dito. Salamat sa Ginoo. Then punta na naman ako sa kuan. Tapos na doon. Nag-araro sa tomorrow magtaniman, tanim na. So kailangan sunod-sunod ang pagtanim para mabilis. Kailangan magdagdag ng tao bukas para matapos na. Then ito pinunduhan ni Perry ng tubig para kuan. Tuloy-tuloy yung tubo niya, then hindi siya makain ng mga mananap. So yan, sisipak yan para yan siyang pag mabuhay to, para yan siyang tanglad. Yung palang kuan, tanglad is pangalan ha, nakalimot ko na. Nakalimutan ko yung English ng tanglad. Isipin ko muna. So ito na, buhay na. Buhay na yung natanim last kuan. Kailan lang pag tinanim mo na. Pagkatapos kasi ng ulan kaninang sobrang lakas, ngayon napakainit na malakas, kaya kuan alinging. Pero di bali net mainit siya na mala ano. Marami naman tubig. Bless kayo mik ngayon, bless ang Zoom Trinidad ngayon, dahil inulan ng inulan, binigyan kami ng tubig ng marami. So season talaga. Kaya dalawin ko muna sila. Tinitingnan ko kung may lihang ba. Lihang means is yung parabang may namatay or ano, wala man. Okay, okay ra. Ito siya maganda pagtanim kasi ano siya, yung straight pa. Pupunta ako sa dulo. Tingnan ko yung si Dudong. Lumipat sila sa kabila. Kasi sila sa kuan, sa traktor. Tatlo silang magpalitan. Ika-apat si Janjan. So dito si kuan. Napakaganda, ang daming tubig. Sulit. Meron kasing ano, kahon na hindi pa nataniman ni Pere, pero marami naman tubig. Ang ano lang doon na pag uwi na sa traktor sa madbot, meron dadaanan. Kaihuli yan siya. Hindi kami pwedeng mag dito banda kung ituloy-tuloy kasi wala, sarado, masarado kami. Yan. Ito bukas matatapos ito. Ganyan lang yan, pero paguan parang hihihuli yata di ay, kasi daanan ng madbot hanggang doon panglas yun. So dito na lang tuloy-tuloy ganyan. May mga ano siya, parang humay-humay, pero pag mamadbot o bukas ako ana, sigurado. Bali, ano kasi yung kuan, sabod na kunin namin. 1, 2, 3. Tatlong kahon. Tatlong kahon ang sabod. Bali, sa kabila isang kahon din yun. I hope na makasya lahat. Kaya nakabili kami ng ito, pink rice at saka yung iba. Ano? Kasi nagbaka sakali si Piri, baka makulangan. Kaya tingnan lang namin bukas. Din bukas, darating ang dalawang veteran yan na kuan. Nang ibot ng sabod. Si Lola Lourdes at si Lola Training. Yan.
So meron kaming ano, pink rice na malaking kahon, tatlong kahon malaki. Ayan. Talagang kagandahan ngayon. Maraming tubig. Kasi kung kuan lang, kung wala lang kami sariling kuan, magbot ay laki ng gastos nito. So ito yung bunutin bukas ng mga senior. Gusto nila magtrabaho eh. Ito talaga yung trabaho nila, magkuan sila ng pangalan nito, sabon. Malalaki kasi yung mga kahon kaya medyo hangat siya. Puntahan natin na sa dulo. So ito yung pink rice. Ito siya. Ipaubisan konti para nabuhay na din siya. Buhay na din yung tanim doon sa dulo. So pag ganito, ang rice field, di na kami worry nito. Kasi nakasigurado na kami na makatanim. At na talaga buhay. Then dito okay, ito isasali to, sinadala to sa lupa. Iba ang init. So ito siya, si pink rice. Puntahan ko sa dulo, doon banda kung saan sila Perry at si sino yung isa. So mga kapitbahay dito, yan, nagasakuan na sila. Nagbunot na rin sila ng mga sabod kasi sabay-sabay dito banda ng area. Kaya ito yung lawak sa rice field ni ma'am. Kaya sa totoo lang medyo matagal na natapos matrabaho. Kasi ilang beses yung nilinis at dinaro. Sa kanya to yan. Maliit na lang yung bahay doon, no? So, sa kabila ako kanina. Kaya ngayon, dito na naman. Dami morsiko. Pinagpala talaga ngayon. Super. Ang daming tubig. Hatidan ko sila si Perry na maano. Ganyan. So meron pa doon sa kabila na isang sabod. Tahan ko sa dulo. Ano yan? May lamang. Sila si Camprag. Ayos yung mga Camprag na to, ah. Katira pa sa ilalim ng kuan. Bag. So ito.
So dito, yan. Uy. Dami ng tubig kay Kuya Bing. Wow. So ito yung hindi napuan, itong ilalagyan to namin ng pangalan nito. Lagyan to namin ng saging siguro. Kasi ito aw. Oh, ito lang ginawa nilang kahon. Malalaki din. Sa kabila. Hanggang kasi yan dyan sa lugar na yan. Yung may kuan. Lubi. Dito. Dito banda. Taniman na lang ng kuan. Baka linisan to. Yung muhon kasi namin hanggang diyan. Ayan, mayroong coconut, dwarf coconut. Aro, nagkantahan na yung mga palaka. Masaya silang may ulan. So yan, mga kuan. Grabe itong nakaraan kasi matigas ang lupa dito, kaya ngayon okay na. Lalim. Lalim ng ano nila, sapa. So kami dito banda oh. Kami yung nasa taas. Hey, butang, kargas ka ng kuhan. Dito na lang. Tingwa. Gapon ang patog ha. Ang uwan manggapon. Paskoso po gitu ka. Paskoso turon. Ya dugay pa pudron. Dugay. May paag. Birne. Bilal may panahon kay Merkulis. Martes pa ganin ba? Martes. Mangkuka. Ano kita ang mga silingan. Alas 4 na. 3:59 pa lang, napakainit. Hihi. Puntahan ko sila si Ate Miyang. Sila si Joseph. Yup. Agitas mga oy alabungan langanin tamo agi ni mga suok-suok. Ni una de kate dai kanindo tan-aon.
Mau lagi? So bukas kasama ang mga senior dito. So ready tomorrow. Ready na tomorrow. Okay. Lipat sa kabila. Lahi gyud ang mga sagbot dong no kay nakuan gyud siya na putod-putod.